Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video guys, ay magre-review ulit tayo ng isang lending application na nagpapautang daw up to 20,000 pesos. And sabi dito sa kanilang application ay fast approval. So before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na at ang bell button para ma-update guys sa aming videos and tutorials. And mag-comment na rin sa baba, i-like ang video ito para mapabilang kayo sa mga upcoming pa-giveaway, pa-GCash giveaway. Welcome and welcome back to my channel. So in this video mga guys, ay magre-review tayo ng lending application na sabi sa kanilang application ay nagpapautang up to 20,000 pesos. So loan up to 20,000 pesos. And sabi dito with one valid ID, of course lahat naman ganun, one valid ID, ay pwede na tayong makapag-process sa kanilang application. And ayon din sa kanilang application guys, ay fast approval. O diba? And dito sa kanilang about application ay sabi dito na cash loan amount 1,500 to 20,000 pesos and loan term ito is 91 days to 181 days. Ayan, and sabi dito na ang required ID daw ay SSS, UMI, TIN ID, passport, driver's license. So kahit ano dun daw. So ang lending application na ito guys ay si SnapPera. Ayan. So si SnapPera guys ay meron silang 3.2 stars and meron silang 4,000 na reviews. So medyo marami-dami ng reviews ang application na ito guys. And si SnapPera guys ay powered by Kusog Pera Lending Incorporated. So magkapatid sila ni Kusog Lending, ganon. Alright, so pag-open natin ng kanilang application, ay syempre magpapakita yung pa-welcome nila or yung logo ng application na ito guys. And after that guys, ay meron na dito yung permission sa ating camera storage, SMS, ayan. So once na i-click po natin yung bilog sa baba, ayan, ay mapupunta tayo sa kanilang privacy policy. And nasa atin guys kung basahin natin o hindi. And then after which, stop natin yung okay, I have read it. And babalik ulit tayo dun sa kanilang permission and then agree and continue. Ayan. So after which guys, ay dito naman tayo sa phone number. Okay, so magbibigay tayo ng phone number, ng active phone number kasi nga magsesend sila ng authentication or verification code. Ayan. So, meron dito, sabi dito, referral code, skip if you don't have. So, since wala tayong referral code, ay skip lang natin guys. And then, tap natin yung sign in. And then, after which guys, ay dito na tayo sa maximum na pwede nating hiramin sa kanila. Ayan. You can loan from 2,000 to 25,000 pesos. And up to 125 days daw ang loan term. O, diba? So, sabi dito sa baba niya, verify now. So, tap natin yung verify now. And magpupunta agad-agad tayo sa ID. Kung saan, dito yung mga pwedeng ID na pwede daw gamitin. Ayan. So, national ID, SSS, TIN ID, UMID, passport, driver's license, voters, PRC number, and or PRC ID, and then field health ID, and postal ID. So, pwede sa kanila ang field health ID. So, marami sa atin ang may field health ID, pero wag muna kayo mag-download, guys. Panoorin niyo muna ang video ito para makita niyo kung okay ba sila or hindi. Ayan. So, pili tayo ng ID, and then tap natin yun, guys. And, of course, yung ID number, lagay natin, and picture yun ng ating ID, and then pa-selfie. Pero yung pa-selfie ni Mayora is optional. So, pag optional guys, ay wag na tayong mag-atubili na maglagay ng selfie. Ayan. So, ID lang natin ang ating i-upload and then next na natin. Ayan. So, pagka-click natin ng next or continue, ay ito na guys. Ito na ang dashboard. Ayan. So, sabi dito, current loan amount is 5,000 pesos. Current loan amount or maximum loanable amount, ayan, 5,000 pesos and loan repayment nito is 125 days daw. Ayan, and tap natin yung borrow para makapag-proceed na tayo. So, upon tapping that one, guys, ay magpa-proceed na tayo sa information. So, ito yung mga kailangan nila, ayan, personal information, employment, bank information, and yung contact information. Ayan. So, sa personal information, dito sa
Ang ating ilalagay daw, first name, last name, middle name optional, birthday, gender, education, marital status, ayan, religion, current address, and educational attainment, ayan. And then yung marital status, religion, current address, and choose your contactable time. Siguro tatawag sila, pero for me, sa aking experience guys, ay hindi naman po sila tumawag. Ayan. So, pipili lang tayo ng contactable time. So, anytime. Sinabi ko na lang na anytime. Pero wala pa namang tumatawag. Ayan. And of course, pagkatapos nun guys, pagkatapos nating fill upan is submit na natin. So, next naman is yung ating employment information. So, kailangan daw yun guys. Ayan. So, job type, years of service. Ayan, monthly net income. Company, company address, detailed address, telephone number, and yung payday daw natin. Ayan. Okay. So, pagkatapos ating i-fill up ay tap na rin ng continue or yung submit. Ayan. Next naman is yung ating bank information. So, dito sa bank information, basically, online transfer or cash pickup. So, sa cash pickup ay MWillier ang pwede. And online is meron yung GCash, CoinPH, or CoinPH, and yung mga bangko na, yung mga BDO, ganyan. So, for me is, para convenient, laging ginagamit ko is GCash na lang, guys. Okay? So, tap ko yung GCash, and then, yung mga information, syempre, number, ganyan, and then, submit. Next naman is yung contact information. So, sila, nangangailangan sila ng 5 na contact information or contact references. Ayan. So, medyo madamadmi sa kanila, guys. Ayan. Alright? So, pagkatapos ating ilagay, ayan na. Meron na silang pa-check sa mga lahat ng information. Naka-check na, ayan, sa screenshot. And then, submit na natin. And ito na, guys. Dito na magkakaalaman. Okay? So, sabi dito ko sa kanilang papautang daw, ayan. 2,000 to 500 daw, ayan. 121 days payment. And for me is, piliin ko na lang yung 2,000 kasi nga baka ma-itsaprank na naman tayo dito, okay? So, 2,000, ayan. And then, 121 days ang repayment niya. So, submit ko, ayan. And then, let's see guys kung approve ba o hindi. Ayan. So, after 1 minute, wala pa yatang 1 minute, ay approve na. But then, malaking question mark guys. Ayan. So, sabi dito si screenshot, ayan. Or dito. Loan amount 2,000 pesos. Loan term 120,000 or 121 days yung loan term. But, yung payment nito is 7 days payment daw. So, medyo nagkaka-conflict. Loan term 121 days. Pero, pagpabayaran mo yung loan is 7 days. And isa pa guys, meron dito issued amount, service fee, interest, total payment amount ay walang nakalagay. So, X na yun guys. Kasi hindi mo makikita, hindi sila transparent kung magkano yung makukuha mong pera, kung magkano yung babayaran mo, and kung ano yung mga deduction. So, medyo red tag yun sa akin guys. Ayan. So, issued amount blanco, service fee blanco, interest blanco. Yung disbursement lang, disbursement channel lang ang meron dito. So, hindi natin alam, guys, kung 2,000 pesos ay magiging 1,000 pesos ang ating babayaran or ating magre-receive. And pagbabayaran natin is 2,000 ba talaga or may dagdag pa. So, yun nga, guys, hindi sila transparent. So, ayan po, sis na pera. And sa mga nakapag-try na dito, ay please comment down below para ma-enlighten din kami sa mga kung magkano ang mare-receive ba talaga sa loan application na ito. And sa mga nagbabalak guys, nasa inyo, kung itutuloy nyo pa o hindi, but for me is, hindi ko na pre-proceed, kasi yun nga, hindi sila transparent, baka mamaya ang laki pala ng kaltas and may dagdag pa pag magbabayad. Yun guys, so thank you for watching and sana ay nakatulong ang video nito sa mga naghanap ng mautangan ngayong Christmas. So, thank you for watching and see you on my next one. Like and subscribe!